Amen. Praise God. At sa oras na ito tayo po'y darao na sa pinakamahalagang bahagi ng ating balalang programa na kung saan ang pagkikinig, pag-aaral ng Word of God na dadalhin sa atin ating beloved Ordain Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal pang noon at God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati, pagdakila at karangalan para sa ating dakilang Diyos, na ating pinaglilingkuran sa ating pinakamamahal na Panong Jesucristo. At nagpapaabot po akong dobleng pagalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa lahat ng mga kapatiran po natin na naabot po ng ating pong banalagawain, lalo na po na nasa mga malalayong lugar, kumusta na po kayo dyan, at ingatan po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly, mami naman, manalangin po muna tayo upang minsan pa tayo po ay pagpalain at maabot ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang inyong mga kahilingan sa gabing ito, tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, kami po'y minsan pangumingin ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, mga pagkakasala. Ano man po ang aming mga naisip na gawa na banggit ng aming mga labi, dakilang Diyos, patawarin mo po kami, pahiran mo pong aming mga labi ng iyong banal at sagradong kamay upang maging pagpapala ang bawat sasabihin namin malapanon sa mga oras na ito. Ipuhin mo lahat ng mga nanonood, mga nakikinig, lalo na po mga may taglay na karamdaman sa ganang amin. Wala po kami magagawa, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating malapang na maminamal, kahit buksan po natin ang ating mga pambungad na talata. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 13, at italo natin ang talatang 22. Dito sa aklat po ng mga Kawikaan, Kabanatang 4, talatay 13, at italo natin sa 22. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagat siya ay iyong buhay. Talo ng 22, sapagat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buong ng katawan. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating take, hold, pass. Amen. Take, hold, pass. Hawakang mahigpit. Dito po sa mga talatang nabasa po natin, maminamal, sinabi po ng banal na kasulatan, hawakan po natin ang lahat ng mga turo na napapakinggan po natin. Amen. Sa ministeryong ito, lalo na po ang mga turo na ating beloved pastor na nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi rito, hawakan nating mahigpit, huwag nating bibitawan iyong ingatan sapagkat ito'y iyong buhay. Yes, yes. Ibig sabihin pala, maminamal, yung pong ating pong pakikinig, yung ating pong pag-iingat ng mga banal na salita ng Diyos, ito po, maminamal, nakasalalay po rito yung ating buhay. Nakasalalay po rito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. At sabi pa, maminamal, ito ay kagalingan ng buo nating katawan. Yeah. Sapagkat sabi buhay ay sapagkat sa buhay, ang buhay ay masusumpungan po natin sa kanyang turo at kagalingan sa buo nating katawan. Sabi ng talatang 22, sapagkat buhay sa makasusumpong nito at kagalingan ng buo nating katawan. Hindi lamang po mga minamahal magkaroon tayo ng buhay sa piling ng Diyos, magkaroon tayo ng kaligtasan, kundi sabi pa ng Biblia, mga minamahal, ito po'y kagalingan ng ating buong katawan. Mayroon pong benepisyo ang kaligtasan, mga minamahal, yung pong kagalingan ng ating mga katawan. Kaya nga, mga minamahal, kung hahawakan lamang natin ang turo ng Malapanginoon, maliit na bagay lang ang makakamtan po natin, yung pong kagalingan lang ng ating katawan. Pero kung hahawakan nating mahigpit, ha? Sabi, hawakan mong mahigpit. Ito po'y higit na mabuti kaysa sa hawakan mo lang. Kasi napakarami po mga mananampalataya
Maminamahal sa loob ng mahabang panahon na pagkukursada ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. Mga minamahal, napakarami pong gumaling. Napakarami pong pinagpala. Amen. Pero palibasa, inawakan lang nila ang turo ng malapanginoon, hindi nila inawakan maigpit. Pagkatapos na sila gumaling, maminamahal, hindi na po nagpatuloy. Parang inisip nila na wala na akong kailangan sa Diyos. Sapagkat gumaling na ako, ginawa lang nilang doktor ang mahal na Panginoon. Nalalapitan lamang kapag may sakit sila. Ginagawa lang nilang provider ang ating mahal na Panginoon. Nilalapitan lang nila kapag may kailangan sila. Lumalapit lang sila sa mahal na Panginoon, maminamahal, kapag may mga problema. Kapag sila po, maminamahal, ay may mga katanungan na hindi na nila kayang matarok sa isip nila, ginagawa lang nilang abogado ang Diyos. Lumalapit lang pag may problema. Hindi ganun, maminamahal. Sinabi ng banal ang salatan, dito po sa nabasa po natin, hawakan mong mahigpit. Hawakan mong mahigpit. Gaya ng sinabi rito, kung susundan pa natin dito sa Hebrews, Kapitulo 2, talatang 1, maminamahal. Sinabi pa ng talata rito, kung intindihin po natin ito, mga minamahal, na mayroon pong panganib na tayo po yung makahulagpos kundi natin hawakan mahigpit. Sabi rito sa, kaya hindi sundan natin dito sa Hebrews 2:1, sabi, ating pagkatantuin ang ating mga naririnig, baka tayo po yung makahagpos. Baka makawala pa tayo, makawala pa sa atin yung salita ng Diyos, at makawala pa tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Basahin po natin. Dito sa aklat po ng Hebreo, Kabanatang 2, talatay 1, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Amen. Amen. Nararapat nating pagkatantuin. Ibig sabihin, more in his head. Ibig sabihin ng pagkatantuin, maminamahal, yung higit nating pakaingatan. Higit na pakaingatan, maminamahal, hindi lamang hawakang maigpit, maminamahal, kundi ito po'y higit nating pakaingatan. Baka sakaling tayo'y makahagpos. Ibig sabihin ng makahagpos, baka makawala pa sa atin ang mga salita ng Diyos. Baka tayo po'y mawala pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa mga talata pong mababasa po natin dito sa Lucas 8, talatang 5 hanggang 8. At ang mensahe nito'y nandun sa talatang 11 hanggang 15. Matutungayan nyo, maminamahal, may mga iba't ibang uri ng mga nakikinig ng mga banal na salita ng Diyos. Iba-iba yung kanilang response. Iba-iba yung kanilang tugon. Paano sila, mga minamahal, tumutugon sa salita ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, meron pong nasik sa tabi ng daan. Yung nakikinig pero hindi pinahalagahan. Meron pong nasik, mga minamahal, sa batuan. Yung nakikinig, mga minamahal, pero nang pinipili lang niya. Yung kanyang pinakikinggan, yung mga blessing lang, yung mga benefits lamang, pero ayaw niya ng trials, ayaw niya, maminamal, nung pagsuway o pagsaway, ayaw niya na siya itinatama, itinutuwid, ayaw na nun, maminamahal. At meron na mga nakikinig, maminamahal, at pinapahalagaan, pero sabi nga, nakahawak kong kanyang kamay, maminamahal, sa sanlibutan. Sabi, hinihila siya ng sanlibutan. Hawak-hawak niya ang salita ng Diyos, pero mga minamahal, hinihila naman siya ng sanlibutan. Ito yung nasik sa dawagan. Kaya basahin po natin, mga minamahal, dito po sa Lucas, Kapitulo 8, talatang 5 hanggang 8. Ituloy natin ang 11 hanggang 15. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 8, talatay 5 hanggang 8, italo ng 11 hanggang 15. Dito po sa 5. Ang mga hasik ay yumaon upang magasik ng kanyang binhi. At sa kanyang pag-asik, ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan at napagyapakan. At ito'y kinain ng mga ibon sa langit. At ang iba'y nahulog sa batuhan at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. 7. At ang iba'y nahulog sa mga dawagan at tumubong kasama ang dawag at yaoy ininis. 8. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga ng tigisang daan. Pagkasabi niya ng mga bagay nito, siya ay sumigaw at ang may pakinig o ang may mga pakinig ay ipakikinig ay makinig. Sa talo ng 11 hanggang 15,
Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang mga ay ang nakinig. Kung magagay, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at maligtas. At ang mga sa batuhan ay yaong mga nakarinig at tinanggap na may gala ang salita. At ang mga ito'y walang ugat na sila sa sandaling panahon nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nakinig. At samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumikap at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Ginse? At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti at una iniingatan ng salita pagkarinig at nagbubungang may pagtitiis. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Iba-iba po kasi ang tugon ng tao sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Meron po, maminamahal, na sabi, binigay po yung halimbawa. Sabi ng Biblia, ang binhi, ito po yung salita ng Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay katulad ng binhi na iniasik ng mag-asik, ng magsasaka. Mayroon pong nasik sa tabi ng daan habang patungo siya sa bukid, maminamahal, mayroon ang mga natatapon na bini. Ibig sabihin, nasik dun sa daan. Hindi niya pa itinatanim, may mga nalalaglag na. Ito yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman nila binibigyan ng importansya. Parang pinapapasok sa isang tenga, tapos pinalalabas sa kabilang tenga. Kaya nga sabi rito, dumarating ang ibon at kinakain ang binhi. Ibig sabihin, maminamahal, dumarating ang Diablo at kinukuha yung mga salita ng Diyos na napapakinggan nila, kaya sila po, maminamahal, ay hindi naglingkod sa Diyos. At pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, yung nasik naman sa batuan. Nung iniasik na, maminamahal, nung magsasaka yung bini, ay mayroon pong napunta doon sa batuan, wala pong lupa. May mga bato doon, maminamahal, sa lupa na kanyang pinagasihan, doon napunta yung bini. Ito naman yung mga mananampalataya, mga minamahal, na nakikinig ng banal na salita ng Diyos at naniniwala naman, pero pinipili lang nila yung kanilang pakikinggan. Sabi ng banal na salita, ito yung mga nakikinig na gusto lamang pakinggan yung kaligtasan, yung langit, yung pagpapala, yung kagalingan, yung mga benepisyo lang. Ayaw nila tumanggap ng pagsaway, ayaw nila tumanggap, mga minamahal, ng mga pagtuturo, yung itinatama yung kanilang mali. Ayaw nila. Ito yung mga taong katulad, mga minamahal, na nasik sa batuan. Amen. Gusto nila yung mga blessing lang, gusto lang nila yung mga masasayang mga bahagi lang ng mga salita ng Diyos. Ayaw nila yung nakakatakot, ayaw nila ng impyerno, ayaw nila, mga minamahal, ng righteousness, ng kabanalan, ayaw nila. Kapag nakarinig na sila ng kabanalan, mahirap para sa kanila, iiwanan na nila yung salita ng Diyos. Yung mga tao, yun yung mga katulad ng nasik po sa tinatawag na batuan. Ibig sabihin, maminamahal, hindi nila iniingatan ang mga salita ng Diyos sa kanilang puso. At ang pangatlo, sabi ng Biblia, yung pong nasik sa dawagan. Ito yung mga nakikinig ng turo, nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Gusto nilang maglingkod. Nandun yung kanilang pagsisikap, talagang pinangahawakan nila yung pangako ng Malapanginoon na napapakinggan nila sa kanyang banal na salita. Pero sabi nga ng Biblia, ininis sila ng pagsusumakit sa sanlibutang ito. Ibig sabihin, mga minamahal, meron silang tinatawag na pagdadalawang isip. Yung kanilang isip, mga minamahal, ay nasa Malapanginoon at nasa sanlibutan. Ininis sila ng kanilang mga ambisyon sa buhay, ng kanilang mga, sabi, pagsusumakit, pagpapayaman sa mga material na bagay. Ininis sila, maminamahal, ng pagsusumakit sa kanilang pangangailangan pinansyal. Hindi nila alam, maminamahal, na kapag natagpuan mo si Kristo, natagpuan mo na ang lahat sapagkat yeah, ang ating pinakamamahal pang noon ang tunay na kayamanan. Yes. Pag natagpuan mo, mahal pang noon, sabi ng Mateo,
Dadagdag natin na talatang ito, Mateo 13, talatang 44, natagpuan mo na ang kayamanan, buong kayamanan ng sanlibutan. Amen. Higit pa sa kayamanan sa mundong ito. Kaya kung maari, kaya mong ibenta lahat ng iyong kayamanan, ng lahat ng iyong ari-arian, kung pwede, maminamat, sapagkat ang tunay na kayamanan ay ang turo, ang salita ng Diyos. Kaya mamay, matutungayan po natin dito sa Proverbs chapter 23 verse 23, sabi rito, maminamahal, bumili ka ng turo, huwag mong ipagbibili. Amen. Sapagkat ito po'y higit pa sa kayamanan. Amen. Ng sanlibutan ito. Basahin po natin muna ang Mateo 13:44. Dito sa aklat ng Mateo, kabanatang 13, talatay 44, tulad ng aharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilig at binili ang bukid na yaon. Amen. Sa Kawikaan 23, talatang 23. Dito sa mga Kawikaan, kabanatang 23, talatay 23. Sabi dito, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-unawa. Amen. Amen.